Ano ang Pilipinas noong 1960s? Noong 1960s, ang Pilipinas ay pangalawa sa may pinakamalaking ekonomiya sa buong Asia na sumusunod sa bansang Japan. Natamasan ng Pilipinas ang pinakamalaking pag-unlad ng ekonomiya nito mula 1972 hanggang 1979. Ngunit, sa pagsibol ng CPP noong December 26, 1968 at NPA noong March 29, 1969, isang revolusyonaryong organisasyon ang itinatag ni Jose Maria Sisko na naglalayong pabagsakin ang gobyerno at patuloy na humahadlang sa pag-unlad ng Pilipinas sa loob ng 50 taon. Ang CPP-NPA ay 50 taon nang gumagamit ng mga kabataan mula sa iba't ibang universidad upang maglungsad ng kaliwat-kanang protesta laban sa sariling gobyerno. 50 taong pangingikil sa mga maliliit at malalaking kumpanya sa bansa. 50 taong mga pagpatay na nagbibigay ng takot sa mga negosyanteng gustong mamuhunan dito sa Pilipinas. 50 taong pagpatay sa mga libo-libong lumad na hindi sumusunod sa kagustuhan ng NPA. 50 taong pagre-recruit at pagsasamantala sa mga kabataan upang gamitin sa madugong revolusyon. 50 taong pagsira ng CPP-NPA sa mga kabataan na magsisilbisa ng pag-asa sa bansang Pilipinas. Sa loob ng 50 taong kaguluhan, pagpatay at pananamantala ng CPP-NPA. Mayroon bang naitulong ang CPP-NPA sa pag-unlad ng ating bansang Pilipinas? Hahayaan ba nating wasakin ng CPP-NPA ang demokratik proseso ng ating bansa at palitan ng komunistang ideolohiya? Ating suportahan ang NTF-LCAC ng pamahalaan. Ano nga ba ang NTF-LCAC? Ito ay National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na naglalayong sukuin ang insurhensya, krimen at karahasan na gawa ng CPP-NPA sa pamamagitan ng Rule of Nation Approach. Ito ay binubuo ng mga ahensya ng gobyerno na naglalayong sugpuin ang komunismo sa mapayapang paraan at para tulungan sila na makapagsimula ulit ng bagong buhay. Pinapangunahan ito ni Presidente Rodrigo Roa Duterte at pinapangalawahan ng National Security Advisor. Ito ay binubuo ng mga sumusunod na ahensya ng gobyerno. Department of Interior and Local Government, Department of Justice, Department of National Defense, Department of Public Works and Highways, Department of Budget and Management, Department of Finance, Department of Agrarian Reform, Department of Social Welfare and Development, Department of Education, National Economic and Development Authority, National Intelligence Coordinating Agency, Technical Education and Skills Development Authority, Office of the Presidential Advisor on Peace Process, Presidential Advisor for Indigenous Peoples' Concerns, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, National Commission on Indigenous Peoples, Presidential Communications Operations Office, at mga representatibo galing sa pribadong sektor. Magkakaisa at magtutulong-tulong ang bawat ahensya ng gobyerno upang tugunan ang ugat ng karahasan na nangyayari sa bansa. Kaya't halina't makiisa at maging bahagi ng NTF-LCAC. Sama-sama nating wakasan ang mga panloloko at panggugulo ng CPP-NPA. Yes to LCAC now!